Magandang araw mga bata! Isang bagong aralin na naman ang ating tatalakayin ngayon. Handa na ba kayo? Tara at magsimula na tayo dahil kay teacher, matututo ka rin! Ang ating aralin sa linggong ito ay tungkol sa pag-unawa sa napanood o nabasang teksto sa pamamagitan ng pagsulat sa buod nito at pagsasalaysay muli ng napakinggang teksto. Ito ay may kasanayang pampagkatuto na naisasalaysay muli ang napakinggang teksto. Inaasahan na pagkatapos ng aralin na ito ay may papakita mo ang pag-unawa sa napanood o nabasang teksto sa pamamagitan ng pagsusulat ng buod nito at maisasalaysay muli ang napakinggang teksto sa tulong ng mga pangungusap. Ano ang ibig sabihin ng buod? Ang buod ay ang pagpapaikli ng anumang binasang akda o teksto. Paglalahad ito ng kaisipang taglay ng akda at hindi ito sinasamahan ng sariling pananaw o saloobin ukol sa akda. Dapat nakaayos ito ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Narito ang mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng buod. Una, basahin mabuti ang akda upang maunawaan ang kaisipang taglay nito. Pangalawa, tukuyin ang pangunahing diwa o kaisipan. Pangatlo, isulat ang buod sa sariling pananalita at madaling unawain. At pang-apat, huwag ilalayo sa orihinal na akda ang diwa o estilo. Ano ang nasa larawan? Saan matatagpuan ang The Ruins? Sino na sa inyo ang nakarating sa lugar na iyon? Ano kaya ang kasaysayan ng The Ruins? Ngayon, basahin at unawain mo ang sanaysay. Kanlurang Negros, pagdiriwang ng tamis ng buhay. Ang Kanlurang Negros o Negros Occidental ay matatagpuan sa Kanlurang Visayas. Kilala ito bilang Sugar Bowl of the Philippines dahil asukal ang pangunahing produkto nito. Ngunit hindi lamang asukal ang may pagmamalaki ng mga taga roon. Mayaman ang kanilang bayan sa kultura, kasaysayan at likas na yaman. Para sa mahihilig sa kasaysayan at sining, naroon ang lungsod Silay. Tila bumabalik ka sa nakaraan kapag namamasyal ka sa Silay. Dahil napanatili nito ang mga lumang bahay, kalsada at plaza. Ilan sa mga lumang bahay ay ginawang museo, kagaya ng Balay Negrense at Balay Bernardino Halandoni na nagpapakita ng buhay noong panahon ng mga Espanyol at Amerikano at ng Balay Hofileña na naglalaman ng antigong kagamitan at likhang sining ng mga kilalang pintor na Pilipino. Sa kalapit na lungsod Talisay, matatagpuan ang napakalaking mansyong ipinatayo ni Don Mariano Ledesma Lacson para sa kanyang asawa o mas kilala bilang The Ruins. Ipinasunog niya ito noong panahon ng digmaan upang hindi magamit ng mga sundalong Hapones bilang kuta. Nasa lungsod Victorias naman ang pinakamalaking kabiyawan at taniman ng asukal. Sa kapilya ng Victorias matatagpuan ang kakaibang altar na nagpapakita ng galit na Kristo na ipininta ni Alfonso Osorio. Para sa iyong unang gawain, piliin ang letra ng tamang sagot tungkol sa sanaysay. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel o kwaderno. Para sa bilang isa, sa aling bahagi ng Pilipinas, matatagpuan ang Kanlurang Negros?
Sa bilang dalawa, sa anong lungsod ka pupunta kung nais mong bumalik sa nakaraan kapag namasyal ka dito? Sa bilang tatlo, sa anong lungsod matatagpuan ang The Ruins? Sa bilang apat, anong impormasyon tungkol sa Kanlurang Negros ang mahahanap sa iyong binasa? Sa huling bilang, bakit tinatawag na Sugar Bowl of the Philippines ang Kanlurang Negros? Magaling! Ipagpatuloy natin! Para sa iyong ikalawang gawain. Sumulat ng isang talata tungkol sa lugar na iyong narating. Gamitin ang sumusunod na mga salita sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagotang papel o kwaderno. Sa bilang isa, malawak. Bilang dalawa, malinis. Bilang tatlo, payapa. Bilang apat, mayaman. At bilang lima, di malilimutan. Para naman sa iyong ikatlong gawain, basahin muli ang kwentong Liwanag sa Dilim sa pahina 13. Isulat ang buod nito. Gawin ito sa iyong sagotang papel o kwaderno. Gawing gabay ang rubrik sa pagsusulat ng talata. Sa iyong huling gawain. Puna ng patlang. Isulat ang sagot sa iyong sagotang papel o kwaderno. Ang buod ay ang pagpapaikli ng anumang binasang akda o teksto. Kung gagawa ako ng buod ng isang kwento, ay hindi ko sasamahan ng aking sariling patlang at saloobin na galing sa may akda. Ang sagot ay pananaw. Sana ay may bago kayong natutunan sa linggong ito. Hanggang sa muli, paalam!